Magsitayo na po. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Pio ng Pietrelcina at ating ipanalangin sa pagtitipong ito ang lahat ng ating mga intensyon. Natulungan tayo ni Padre Pio, ni San Pio, na dalhin sa paanan ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga hangarin at pangarap. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Pietrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyariang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita nino man. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kaniyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tigi 100 butil. At malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa." Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali,
Subalit sa panahon ng pagsubok, ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahubaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito at sa kanilang pusong tapat at malinis ay nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Ang ganda po, no? Kung papakinggan nating mabuti ang paliwanag ng ating Poong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, dapat hindi na ako nagsasalita. Dahil ang Ebanghelyo ay humiliya na sa kaniyang sariling pagiging salita. Subalit tayo ay hinahanapan ng bunga kung ikaw ay tunay na nakikinig sa kaniyang salita. Kung ikaw ay talagang butil, kung ikaw ay talagang hinasikan ng butil na ito at ikaw ay matabang lupa, hahanapan ka ng bunga. Kailangan po mayroon ng nakikita sa atin na ang binhi o salita ng Diyos na itinanim sa atin ay namumunga na. Hindi tayo yung on and off, yung katulad ng tatlong klaseng lupa kung saan bumagsak ang binhi. Marahil tayo ay nakaka-identify na minsan tayo ay butil na itinapon sa daan, sa dawagan o sa batuhan. Yun bang mga Kristiyanong magaling lamang sa umpisa? Yung bang mga Kristiyanong masaya lamang kapag may biyayang natatanggap? Yung bang mga Kristiyanong nagsisimba lamang kapag sila ay inspired? Pero kapag puno na ng problema, kapag puno na ng pighati, kapag puno na ng konting challenge sa buhay, bumabagsak at nang iiwan. Ang Ebanghelyo ay napakaganda. Napakagandang pagnilayan kung ano na ang nagawa ng Diyos sa akin. Ano na ang ginawa ko sa bungang o butil na ibinigay niya sa akin upang makita ang bunga nito. Kaya nga tayo ay binibigyan ng fruits of the Holy Spirit. Kaya tayo binibigyan ng bunga na dapat nakikita sa atin. Ano po yung mga bungang iyon? 12 yon na magkukumpol na parang ubas. Nakikita ko na ba sa sarili ko na ako ay charitable na? Ako ba ay mapagmahal na? O kabaliktaran nito, selfish pa rin? Yun bang gusto ko ba ako na lang lagi ang minamahal? Ayaw ko ba nung ako naman ang magmahal? Kabaliktaran nito, tayo ba ay mapagmahal? O tayo ay mapag-imbot? Ako ba ay may kapayapaan? Kabaliktaran nito,
Ako ba ay war freak? Ako ba ay palaging palapatol sa mga bagay na hindi naman mahalaga? O ako ba ay mayroong kapayapaan sa sarili ko na sa kaibuturan ng puso nanggagaling ang kapayapaang iyan dahil sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos? Ako ba ay matyaga? Ako ba ay may pagtsatsaga? Ako ba ay may pananampalataya? At iba pang bunga ng ibinibigay ng Diyos upang ating maging sandalan sa araw at panahon ng ating paglalakbay. Kaya nga po ang Ebanghelyo ay tumutukoy din sa isang taong sumunod, nagtiyaga at ibinigay ang buhay para sa Diyos. Si San Pio, si Padre Pio, na kung inyong titingnan ang kaniyang buhay, ay buhay ng himala ng Diyos at buhay ng pagtsatsaga. Kaya niya nasabing magdasal at huwag mag-alinlangan. Pray and don't worry. Bakit po? Kasi ang diablo na hindi siya napatumba, ang demonyong umiikot sa kaniya, ay hindi nasira ang kaniyang focus sa Diyos at sa pagdarasal. Palagi niyang sinasabi, manalangin and don't worry. Dahil ang diablo ay palagi kang ibabalik sa kahapon para hindi ka makapamuhay sa ngayon. Kasi po, ang kahapon ay lumipas na. Pero dahil ang diablo ay matalino, ibabalik at ibabalik ng diablo ang kahapon para masira ang iyong ngayon at ang iyong kinabukasan. Paano sinisira ng diablo ang kahapon? Palaging ibabalik sa iyo ang kasalanang ginawa mo kahapon as if wala nang kabutihang natitira sa atin. Magalit ka kay ano kasi ikaw ay in-scam. Magalit ka sa asawa mo kasi niloko ka nung isang taon. Magalit ka sa kaibigan mo dahil niloko ka nung isang taon. Ibinabalik palagi upang isipin natin ang kasalanan ng kahapon, pero ayaw nating tingnan ang pag-asa ng kinabukasan na ang Diyos ay naririyan at palaging nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tumatangkilik ng kaniyang salita. Huwag po tayong mapapagod manalangin. At sa ating pananalangin, tatanggalin natin ang pagkabalisa ng kahapon at tumingin sa biyaya ng buhay sa araw-araw na ibinibigay ng Diyos. Dalhin natin sa araw na ito ang lahat ng ating panalangin na sa pamamagitan ni Padre Pio na namuhay ng ayon sa katotohanan ng Diyos at ayon sa misyong ibinigay ng Diyos sa kaniya. Dadalhin natin sa kaniyang paanan upang ito ay dalhin niya sa ating Poong Jesus Nazareno. Nakibahagi si Padre Pio sa hirap at pasakit
na dinanas ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang nakikita niyong relikya ay katotohanan ng patuloy na dugong umaagos sa kaniyang kamay sapagkat ibinigay ng Diyos ang biyaya ng pagtitiis at paghihirap na sa kabila nito ay mayroong tagumpay na naghihintay. Pray and don't worry. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kaniyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Ama. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating simba, bansa, naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway wag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito. Bagkos maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Sitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan
at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesus Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya ang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magstay na po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago malister pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Lord, that I may never forget.
Pagkatapos ng Mesa, wiwiskam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Pio ng Pietrelcina ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay saging